Yan po ang dapat natin bigyan ng solusyon para po magkaroon po ng tamang kaunlaran ng ating bayan. Alam nyo lahat po ng profesyon, wedding to Miguel, hello? Ang teacher, work from home. Di po ba? Ang ating po mga abogado, work from home. Ang arkitekto, engineer, work from home. Ano po ba? Pero pwede po ba ang magsasaka work from home? Hindi pwede. Kailangan pumunta ka sa bukit, magtanim at mag-ali. Kaya yan po ang kahalagahan ng ating po mga magsasaka, lalo-lalo na sa panahon ng pandemya. Alam niyo po, ang pandemya na naranasan natin ngayon ay hindi lang una. Noong 1914, nakaranas din po tayo ng pandemya. Ang tawag po natin doon ay Spanish Influenza. Marami po ang namatay, milyong-milyong tao, at tumagal po ito ng 10 taon. Ngayon, ang COVID-19, 3 taon pa lang. Kapag tumagal pa ito ng another 7 years, kaya pa po po natin? Mahirap, bumabagsak ang ekonomiya, bumabagsak ang hanap buhay ng mga tao dahil nawawala sila ng trabaho. So panahon na, para kailangan po natin pagigihin ang agrikultura, because agriculture which will be the last frontier of our survival, without which it will be difficult for us to survive the onslaught of the pandemic. Dito po sa Tarlac, nakatanda ko pa ilang beses po ako kumalik-balik dito, may mga binigay na tayo mga tulay para sa ating magsasaka. Nagbigay din po tayo ng mga solar-powered irrigation system, ganun din po yung tinatawag natin na mga pautang sa ating magsasaka. Sino po may gusto ng pautang sa ating magsasaka? Ayaw? Ayaw niyo? Gusto niyo libre? Gusto niyo libre? Kailangan po natin gumawa ng batas para po may pagpaibayo natin ang ating pagtulong sa ating magsasaka. Anyway, bilang parokas, gusto ko lang po ipakilala rin ang aking sarili. Nag-umpisa po ako magsilbi sa ating bayan bilang director sa Department of Transportation and Communication. Naging undersecretary rin po ako ng Department of Interior and Local Government. At pagkatapos ay naging secretary ng Department of Agri-Reform. So, kailangan po natin magkaisa. Kailangan po natin ng pagbabago. Kailangan po natin ng isang bagong presidente may pagmamahal sa bayan. Sino po yan? Sapagat siya po ang nakakaunawa ng ating pong paghihirap. Inaamin ko ni Mayor Isko, siya po ay dating basurero, siya po ay dating nagpapadyak, siya po ay dating nagsisipok ng panay. At yan ang ibig sabihin na unawaan niya ang kalagayan ng ating pong mga mahihirap. Kaya huwag po natin kalilimutan, Mayor Isko Moreno ang susunod na presidente ng Pilipinas. Ganun din po, huwag niyo pong kalilimutan ang inyong lingkod, Attorney Brother Jeff Castrisones, number 13 sa balota. Ano ba? Ang yating numero ato? Ang yating numero? Ang yaman at nauna ay may pagkabarong na nakilamin ako. Palakpakan po muli natin si Attorney John Castrisones, ang susunod na senador ng Pilipinas. Kitaan niyo, Ilocano gayang ni senador John, ha? So kasi tayo ng Ilocano, ipotos tayo ni senador